Sa ating nakaraang moto adventure ay naibahagi ko sa inyo ang scenic route ng Pantabangan, Baler Road. Ngayon naman ay ating lalakbayin ang isa sa magandang coastal road dito sa ating bansa at ito ang Baler Kasiguran Road. Ang two-lane road na ito ay may kabuuang haba na 109 kilometers mula sa bayan ng Baler hanggang sa bayan ng Kasiguran. Taglay din ng kalsadang ito ang makapigil hiningang ganda ng mga tanawin, mga matatarik na kurbadang kalsada, at mga nakakabighaning coastal road. Kaya sama kayong muli sa ating biyahe at muling pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. May signage, Dinalungan, 72 kilometers, Kasiguran, 100 kilometers, Dilasag, 100 25 kilometers. So ayan yung dadaanan natin ng mga bayan hanggang marating natin ng Dilasag. Pero ang ipavlog natin ngayon is yung Baler Kasiguran Road. So tayo ay nakalagpas na ng Baler Aurora. Andito na tayo ngayon sa Dipakulaw. So from Dipakulaw ang magiging biyahe natin, Kasiguran 100 kilometers. Then after that diretso na tayo ng bayan ng Dilasag. Okay, let's go! Ito na naman yung tulay na dadaanan natin, yung kulay orange na ano pangalan nito? Yan, Ampere Bridge. Wow. Pacific Ocean. Parang Gatorade. Ang tubig no, napakaganda. Asul na asul. Grabe, sa tuwing dumadaan ako sa tulay na to, no? Talagang nakaka-relax. Kaya hindi nakakasawa magpabalik-balik dito sa probinsya ng Aurora. Grabe. Coastal road na naman ang dadaanan natin at siguradong napakasaya ng biyahe na to, no? Kahit mag-isa lang ako. Enjoy na enjoy naman ako sa view na makikita ko ulit. Coastal road, the best. Grabe. At syempre, pagkatapos nyong daanan yung Ampere Bridge, eh dadaanan nyo din itong Ampere Dipakulaw, kung saan ito yung sikat na sikat dito sa Aurora, na talaga namang pag dumaan ka dito ay mapapawaw ka. Give me love, give me all your love, oh cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. Grabe, napakaganda talaga dito. Solid na solid talaga yung view dito. Halos lahat yata ng mga riders na nagagawi dito, hindi pa pwedeng hindi mapatalala, mapahanga sa napakagandang spot na to dito sa Aurora. Yung habang nagmumotor ka,
nakikita ninyo yung magandang karagatan na napakaganda ng kulay ng tubig. Tapos naririnig ninyo yung hampas ng dagat sa dalampasigan, nakaka-relax. Kahit napapagod ka na sa biyahe, may kainitan. Pero pagka ganito kaganda yung nakikita ninyo, ay nakakapawi ng pagod at ang sarap pa ng siyumoy ng hangin. Yan, sa kaliwa natin ang Sierra Madre, Mountain of Sierra Madre. And then Pacific Ocean. Bihira ka lang din makakasalubong dito ng motor or four wheels eh. Madalang na madalang. Pangaraniwan makakasalubong ka rito ng marami kapag weekends. Dahil nga ngayon ay weekdays, Tuesday. Yan, wala tayong ganong nakakasalubong. And then sa likod ng mga saging na to, sa kanang bahagi, dyan nyo naman makikita yung Pacific Ocean. Ayan o. Sarap ang motor dito. Makikita ko ulit ang Dibutunan Bridge. Sobrang haba nung tulay na to. Tuwing dumadaan ako sa tulay na to, talagang enjoy na enjoy ang mga mata ko. Sobrang kapal kasi ng puno sa mga kabundukan. Napakakapal ng puno ng nyog. At syempre, sa kanang bahagi, makikita natin yung Pacific Ocean. Ayan. Napakahaba ng tulay na ito. Dibutunan Bridge. Ito naman yung bahagi ng kalsada na to na prone din sa landslide. Meron ng mga net na inilagay para maiwasan ang pagguho ng mga lupa sa kabato. Ito yung matarik na pababa dito. Taas talaga ng awning dito. Kaya hindi pa pwedeng hindi nakakondisyon ng mga motor ninyo kapag kayo ay pupunta rito. Taas. Wow. Ganda ng view. Ay. Paganda naman dito. Welcome Barangay Borlongan, Dibakulaw, Aurora.
Dito na tayo sa Barangay Borlongan. Grabe ang nature dito. Ay, sobrang ganda. Napakaganda ng kabundukan na to. Higante. Sa tuwing nadadaan ako dito, talagang manghang-mangha ako sa kabundukan na to. Napakalaki niya. Tapos talagang na-preserve nila yung ganyang kakapal na punong kahoy at mga puno ng nyog. Meron tulay dito. Janed Bridge. Tapos dito ay makikita ninyo yung karagatan ng Dipakulaw. Ay, nakaka-relax naman talaga pagmasdan. Ang ganda ng tanawin dito. At kasalukuyan may mga ginagawa pang parte ng kalsadang to, no? At tinan nyo kung gaano katulis ang mga twisties dito. Kaya dapat dahan-dahan lang kayo kasi pababa siya. Mas lalo doon sa paglagpas ng Dinadyawan Beach. Nako, grabe doon. Mas matindi ang mga zigzag road doon. Prepare to stop. Ah, niluluwangan yung kalsada. Kinakaayod nila para lumuwag. Road widening pa rin pala dito eh. Namiss ko tuloy si Brad dahil ganito yung gustong-gustong mga kalsada nun eh, mga twisties. Ganadong-ganadong mag-drive yun kapag ka nakakakita ng kurbata. Kaya lang talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magawa kasi nga busy sa trabaho si Brad, kaya solo ride muna.
Whew, sarap talaga mag-rides. Huminto ako sa bahagi ng kalsadang to para ipakita sa inyo kung gaano kalupit itong kalsadang to, kung gaano kabilog. Magmula doon sa taas, yan, sobrang tarik. Yan, pababa. At bilog na bilog. Nakaganon siya, guys, oh. Kaya sobrang delikado nung bahagi ng kalsadang to. Kaya mag-iingat kayo kapag dadaan na kayo rito. Yan, tinan yung tricycle dadaan. Dahan-dahan lang dito. Tarik talaga ng kalsada rito. Lalakas din ng mga tricycle na dumadaan dito, eh. Binibasic lang nila yung kalsada na to. Napakatarik. Nakakahilo dito kapag four wheels ang dala mo. Pag motor, kayang-kayang i-handle, eh. Minsan yung mga pasahero ng four wheels, yung nakakaramdam ng hilo. Yon, nandito na ulit tayo sa Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora. Isang napakagandang karagatan dito sa Dipakulaw, Aurora, na matatagpuan sa barangay Dinadjawan. Yan, simula dito sa Porto Novo Hotel. Yan, marami na kayong mga beach resorts na madadaanan dito. Pag binaybay ninyo yung kalsadang to, Baler, Kasiguran Road, dadaan kayo sa Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora. Yan, pwede na kayong mag-stop dyan kung gusto ninyo, dahil magaganda ang beach resort dito. Kung white sand lang ang hanap ninyo, nao, napakaganda ng buhangin dito sa Dinadjawan. Highly recommended. Time check, 4:04 ng hapon. At ang nakukonsumo ko na kilometro mula Pulilan, Bulacan ay 246.8 kilometers. Andito na tayo sa Dinadjawan, Dipakulaw, Aurora. Malayo-layo pa yung biyahe natin at siguradong aabot na tayo ng dilim nito. Hanggang marating natin ang Kasiguran at dediretso nga tayo ng Dilasag, Aurora. Ito yung open area dito na pinakita ko na sa inyo dati.
Woo! Nung nakaraan dumaan kami ni Brad dito, may mga nagpipitch ng tent dito. Naliligo sila. Sarap ng simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Sarap din painggan ng tunog, nakakaantok. Ayon kay Google Maps, 50 kilometers pa yung biyahe natin. Mararating na natin ang Kasiguran Aurora. So mga nasa isang oras pa. Okay, tara. Ito pa yung isang tulay dito na ang gandang tingnan. Parang yung kaninang hinintuan natin doon sa Ampere Bridge. Ang ganda rin, no? Tanaw din ang Pacific Ocean. Ito yung sports complex ng Dinadyawan. Yan, tapos merong signage doon na pwede kayong magpa-picture na may nakasulat na Dinadyawan. Yan, Dinadyawan Public Market. May gas station dito. Papagas muna tayo pero check muna sa signage kung ilang kilometro pa. Yan, yung dadaan na natin, Dinalungan, 28 kilometers. Then yung Kasiguran, nasa 54 kilometers pa. Dilasag, 76 kilometers. Yan, sobrang layo pa. And then, o nga pala guys, kapag ka kayo ay kumaliwa, yan ay papuntang Quirino Province, kung saan yung last na binalag natin doon sa landingan viewpoint. So kung gusto nyo pumunta, pwede kayo dumaan dito sa Baler Kasiguran Road. And then kung pupunta kayo ng Quirino Province, kakaliwa kayo dyan. Yan, dire-diretso. Sa mga susunod na araw, bablog din natin yan. I-share ko din sa inyo yung kalsada ng Cordon Diffon Madela Aurora Road. Grabe ang mahal ng premium dito, 71.18. Nagpagas na ako dahil 3 bars na lang yung gasolina natin. Dahil sa bahagi ng kalsadang to, nung last na nadaan kami rito, wala ako nakita ng gas station, no? Dahil dadaan na tayo ngayon sa mas malupit na kalsada. Mas maraming zigzag road dito. Tapos matataas talaga. Grabe, nakakalula din na ano dito, mga zigzag road, oh. Taas. Woo! Buti na lang, kahit na malapit ng mag 90,000 odo si Maxi, eh malupit pa rin ang performance ng aking motor na to, no? Pag tayo po ay pinalad, sana makabili rin tayo ng Honda ADV 160 para meron tayong kasama pa sa ating ginagawang moto adventure bukod kay Maxi. Huminto muna ako saglit kasi inayos yung mapa ko na wala yung signal.
Ngayon, tingnan nyo kung gaano kalupit yung dadaanan natin. Ayan guys, oh. Ganyan, kalupit na mga kurbada ang dadaanan natin, oh. Pulupulupot. Legit na talagang bitukan ng baboy, bitukan ng manok. Dito lang aayos yung kalsada kapag nakababa na tayo dito sa bandang Dinalungan sa Abulig. Ayan, magiging patag na ulit yung kalsada. Pero bago natin marating yung patag na yan, dadaan tayo sa ayan, oh, kulukulubot na daan. Okay, good luck sa atin. Ayan, pinakita ko lang para alam ninyo kung anong klase ng kalsada ang dadaanan ninyo paglagpas ninyo ng Dinadyawan. Taas, grabe. Ooh. Pataas ng pataas pa. Kung akala mo mataas na yung kanina, pero mas mataas yung dito. Basta po yung paalala ko sa inyo na ito yung pinaka delikadong bahagi ng kalsadang to. Yan yung dadaanan ninyo na talagang matatarik na mga zigzag. Mauumay kayo dito. Daming puno ng nyug sa baba, oh. Kasi nantaas na natin, eh. Yan yung mga puno ng nyug kanina na dinadaan na natin. Kaya tingnan nyo naman yung kalsada na dadaanan nyo dito, guys. Grabe, no? Sobrang lupit. Nagpalipad ako ng drone dito sa bahagi ng kalsadang to. Yan, dyan. Dahil sobrang bilog na bilog at talagang napakatarik na mataas itong kalsadang to. Kaya mag-iingat po kayo kapag dadaan kayo sa bahagi ng kalsadang yan. Okay. Grabe, napakakulot ng kalsada rito. Oh, parang spring ng notebook. Yeah. Itong Baler Kasiguran Road. Parang pinaghalo siya na Pantabangan Baler at Bungabon Baler. Ganon, kalupit itong kalsadang dadaanan ninyo sa pagpunta sa Kasiguran, sa Dilasag,
Mana pa doon sa Dinadyawan, medyo mild lang eh. Pero pagka gusto nyo pumunta ng Kasiguran, eh ganitong klaseng kalsada dadaanan ninyo. Lahat na ng klaseng kurbada nandito. Ayan. Woo! Kailangan lang talaga balanse, hindi masyadong mabilis, yung saktong kaya mo lang iliko ng banayad at nasa tamang linya. Iwasan natin yung kakain tayo ng linya kahit na wala tayong kasalubong, kasi minsan may blind spot, mahirap, baka mamaya hindi mo nakikita, mayroon palang kasalubong, hindi nagkabangga pa kayo. Ano ang taas oh. Dito na tayo sa Abulig, Dinalungan, Aurora. Ayan, nalagpasan na natin yung mga matatarik at mga zigzag road. Yun yung pinaka final. Napahirap sa kalsadang dinadaanan natin ngayon. Ito na yung Abulig, Dinalungan, Aurora. And then susunod sa Dinalungan is yung Kasiguran na. 5:40 na. At ang agad dumilim dito. Parang umaambon ng bumpa. Abutan pa yata tayo ng malakas na ulan. Ayan, dami ng mga beach resort dito na makikita oh. Kasi maganda rin yung dagat dito sa Dinalungan eh. White beach din dyan. Dito na tayo sa Barangay Simbahan, Dinalungan, Aurora. Time check, 5:23 PM. Ayan, madilim na. Sigurado, madilim na tayo makakarating niya ng Kasiguran. Hintayin na natin makapunta tayo ng Kasiguran. And then, tatapusin na natin yung vlog natin na to. After Kasiguran, pupunta na ako ng Dilasag. At pupuntahan ko na yung Janaw Beach Club and Resort. Yan, Kasiguran 28 kilometers, tapos yung Dilasag 53 kilometers. Grabe, ang layo pa. Good luck kayo, Nico. 5:35 PM na. Hanggang ngayon, nasa biyahe pa rin tayo. Nagsimula akong magmotor 4 AM from Bulacan. Hanggang ngayon, gising pa rin tayo. At nagmumotor pa rin. As of now, 278 km ang nakukonsumo natin. Ay nasa 1,000 na rin yung gas na nagagasas natin. Welcome to Kasiguran. Ito na tayo sa Kasiguran, guys. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't
stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. Guys, time check 6:35 PM. At ngayon nakita nyo naman, walang ilaw. Pag pinatay ko yung ano ko, yung mini drive ko, tinan nyo kung gano'ng kadilim. Yan, ganyang kadilim dito. Sobrang dilim na dinadaanan ko ngayon. Lumiliwanag lang siya kasi malakas yung ilaw natin. Yan. Long ride pa more, solo ride pa more. Grabe. Solid na tong ride na ginawa ko ah. Yan, tinan mo yung mga buo. Ayan. Tinan mo yung mga puno ng nyug. Hinahanap po kasi yung Janaw Beach Club and Resort. Ayun, sa wakas. Alright, sa wakas, nakarating din tayo sa Beach Club and Resort. Ayan, Janaw. After ilang oras, narating din natin yung resort, natutuluyan natin. Ayan, yung Janaw Beach Club and Resort. Alright, time check 6:38 PM. After ng malayong biyahe, pumiyahe tayo sa Pantabangan at dumiretso ng Baler. After Baler, dumiretso tayo ng Kasiguran. Ito na yung destination natin. Okay, so bukas i-explore natin ang Dilasag. Puntahan natin yung mga tanyag na tourist spot dito. Okay, magpapahinga muna si Uni ko. Kita-kits tayo bukas. Ito yung room na binigay sa atin dito sa Janaw Beach Club and Resort. Ang pangalan ng room ay Beach Casita. At bali, beachfront itong room na tutuluyan natin. Ayun yung pinakalabas niya. Ang ganda ng pagkakadesign. So, solid. So, okay, papakita ko sa inyo yung loob ng room natin. Alright. Yan. Bubungan sa inyo ang maputing pintura. Ganda ng pintura, makinis. Mabango yung room. At yan, meron pang naka-design sa kama ninyo. At itong bed ay good for two. Air condition. Merong ceiling fan. Merong TV with cable. Meron ding extra towel. Merong water. At meron ding vault dito na pwede nyo lagyan ng mahalagang bagay na meron kayo. And dito naman ay merong drawer. Yan. At syempre, ang gusto ng lahat na malinis at maayos ang CR. So tingnan natin yung CR nila dito. Open sesame.
Good. Liwanag yung ilaw. At meron pang isang extra ilaw doon. Ito yung CR nila dito sa Janao Beach Club and Resort. Meron silang body wash and shampoo. Meron isang malaking mirror. Yan. At syempre, hindi mawawala ang amenity kit. Ang laman ng amenity kit nila, ito. Merong toothbrush. Merong toothpaste. Soap. Shampoo. And cotton buds. Ito naman yung shower dito sa Janao Beach Club Resort. Okay na okay dito, malinis. Meron pang extra towel dito sa CR. Yan, dalawa. Nice. Dito naman sa labas ng room, merong pwedeng tambayan dito. Yan, ang ganda ng mga upuan, no? Then, merong table. Yan, pwede kayong magkwentuhan. Siyempre, kung magiinuman kayo. Tapos yan, meron din dito na pwedeng upuan o higaan sa pinakalabas. Solid, di ba? Naipakita ko na po sa inyo yung room na tutulugan natin. At yun, para sa akin, okay na okay ito. Highly recommended. Kapag po kayo ay pupunta ng Gilasag at naghahanap po kayo ng beach resort dito, mag-inquire na po kayo sa Janao Beach Club and Resort. Okay na okay po yung room nila. Malinis. At kita nyo naman, kompleto. Kaya wala na kayong hahanapin pa. So ngayon, kailangan na natin magpahinga. Ilang oras din tayong nagbiyahe. Ilang kilometro din ang inabot dong solo ride, long ride na ginawa natin, no? Sayang lang, wala si Brad. Hindi siya kasama ngayon dito. Siguro sa mga susunod na adventure natin, kapag wala siyang pasok, makakasama na ulit si Brad sa atin, no? So yan, kita-kits tayo bukas at i-explore pa natin itong Janao Beach Club and Resort. Tignan natin kung gaano kaganda yung white beach nila dito. At i-explore din natin ang Dilasag. Pumuntahan natin yung mga magagandang tourist spot dito. Para pag pumunta kayo ng Dilasag, ay alam nyo na kung saan ay pupunta.